Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, ang ganda po ng topic po natin ngayon. Highly requested po, paano po ba kinocompute ang intrinsic value ng isang stock? Yan po ang pag-uusapan po natin sa video na to. Tara na, arat na po! Welcome back! Ayan, how to value Philippine stocks. Marami po talagang curious po dito, kaya itopic po natin, no? Alright. So, ang topic po talaga natin, paano kinakalculate yung intrinsic value ng isang stock? Kasi po, dito po natin malalaman kung undervalued o overvalued ang isang stock po. At alam po natin, pag undervalued po ang isang stock, kikita po tayo, malaki ang chances po na magkaroon tayo ng earning opportunity. Kaya dito po, no, marami po nagsasabi, talagang kailangan natin pag-aralan po ito, no? Alright, so sasagutin po natin yan. Pero bago natin sagutin, ako muna ang magtatanong. Pag tayo ay bumibili ng investment, pumapasok ka sa investment, naglalabas ka ng pera, ano ang binibili mo pag bumibili ka ng investment? O ako na po sasagot, earnings po ang binibili natin. Kaya mag time deposit ka, kaya mag bonds ka, pag Ibig MP2, ang binibili mo, yung earnings, yung kikitain mo, yun ang binibili po natin. No, alright. So according to value investors po, pagdating sa stock, meron po tinatawag na net income na madalas alam na po natin. Karamihan po sa atin alam na alam po ang net income. Sad to say, hindi po ito ang earnings, hindi po ito ang earnings na kino-consider ng mga value investor. Hindi pa daw ito yon. Bakit? Kasi po, pag net income po pinag-uusapan, marami pong accounting eme-eme, marami accounting staff na involved na hindi po nag-a-agree ang value investors po na ito po ay accurate representation ng ating kita. Maraming accounting eme, mahabang paliwanag po ito, pero bibigyan ko na lang kayo ng madaling example para madali ninyo maintindihan. Halimbawa po, nag-invest kayo sa bahay na bilhin ninyo ng 2 milyon ang bahay. Ngayon, hindi nyo pinaupa, nandun lang yung bahay, pinatulog ninyo. After 5 years, pina-appraise ninyo yung bahay. Ang sabi po ng appraiser, 3 milyon na ang worth ng bahay mo. So, after 5 years, 3 milyon na, nabili mo ng 2 milyon. So, according to accounting MME, may kumita ka na ng 1 million. Totoo po yan. Kumita ka na ng 1 million net income. Kaya lang ang tanong, wala pa pong pera na sumayad sa palad mo. Kasi ikaw pa rin ang may-ari ng bahay. Walang nangyari. May bahay ka pa din. Pero walang pera na nangyari. Wala ka nakita ng 1 million. Sabi ng net income, may 1 million ka na nakinita. Pero sabi ng bank account mo, wala na dagdag na 1 million. Sa iyong kaperahan. So yun ang point po ng mga value investors. Sana maliwanag po sa inyo, no? Ang ibig pong sabihin ng mga value investors po, follow the cash. Follow the cash. Walang cash, walang kita. Unless mabenta mo yung bahay na yan, wala pa rin cash na nangyayari. Wala pa rin laman ang bank account mo. Wala ka pa rin ipang gagastos. Kasi katulad sa nangyari po dito, pina-appraise mo po yung bahay po ninyo. O ngayon ang tanong, pwede mo bang ipambili ng kotse yung appraisal na yan? Wala. Kasi walang cash eh. Yun. Pwede mo bang i-time deposit yung appraisal na yan? Hindi. Wala. So, kailangan cash. Unless mabenta mo yung bahay na yan, wala ka pa rin cash na nangyari. Wala pa rin pera. So, dapat po, pera po talaga. Cash ang ating sinusundan, no? So, hindi natin i-consider na kita yung 1 million. Not unless naging cash na yan at nabenta po natin yung bahay. Dun pa lang, magiging earnings po yan. Kasi dun pa lang, nagkaroon ng totoong pera. Alright! Ayan, no? So, focus on cash and cash alone. Maliwanag po ba yan ang sinasabi po ng maraming value investor, legendary value investor, no? So what is the real owner's earning? Ang totoong earnings po ng mga owners ay yung tinatawag po na free cash flow. Ayan po, no? So free cash flow, yan po yung na-generate na cash ng company na pwede na pong i-distribute sa shareholder, no? Available na siya to be distributed to shareholders. Ito na po yung sumobra. Sumobra kasi meron ka operating cash flow, no? Nag-generate ng cash yung company mo. And then binawas mo na yung mga capital expenditure mo. May matitirang cash po doon. At yun po pwede pong i-generate sa mga share
holder. Kaya po tinatawag po nito na owner's earnings ang free cash flow kasi totoong cash po siya na pumasok at pwede talaga pwedeng ilagay, pwedeng ipamigay sa mga shareholder, no? Pero hindi naman lahat 'yan pinamimigay, no? Typically, dito ba 'yung mga typical na pinagdadalhan ng free cash flow, pinamimigay as dividends 'yan. Kaya usually pag mga dividend investor, kailangan po tumitingin tayo sa free cash flow. Tinitingnan natin 'yung company, dapat may free cash flow. Walang free cash flow, walang ibibigay na dividends po, di po ba? Ayan. O minsan naman pinangbabawas ng utang, debt reduction, no? Yung mga free cash flow. Benefit pa rin po para sa ating mga investor po yan. Kasi as a common share owner, no? Common stock owner, may ari din po tayo ng utang po na yan. Burden po natin yan as owners of the company. Kaya pag pinambayad ng debt po niyan, benefit pa rin sa atin yan. Nabawasan tayo ng utang, no? Another thing na pwedeng paglagyan ng free cash flow ay gagawin po siyang retained earnings. I-retain lang po. Pag niretain po siya, pwede po siyang gamitin sa maraming paraan para mapalaki yung negosyo, para mapalaki yung makapag-expand pa tayo, makapag-acquisition, yung mga ganyan po, no? Or i-reinvest yung pera. At pag nireinvest po yan in other things, lalaki pa lalo yung free cash flow natin sa future. Kaya benefit po para po sa atin po. Yan, no? O yun. Kaya po yan ang tinatawag na owner's earnings, yung free cash flow. At yan po ang sinusundan natin, no? O, free cash flow. Then, ano na ang next? Okay, ano na ang next, Kuya John? Alright. I-a-apply na po natin ang discounted cash flow model dito po sa free cash flow po na to, discounted cash flow model. Meron po akong video po dito sa discounted cash flow. Ililink ko po later sa dulo po ng video kung para mas maintindihan nyo po. Pero bibigyan ko kayo ng konting summary sa video po na to, no? So relax lang po kayo, madali lang naman po ito, no? So based po sa past history, titingnan nyo yung past history ng free cash flow ng company. At based mo sa pang-unawa po ninyo sa negosyo, base sa nauunawaan yung negosyo at sa tingin ninyong pupuntahan ng negosyo, gagawa kayo ng educated guess, no? Magpo-project po kayo kung ano ang free cash flow niya for the next 5 to 10 years, no? So usually, yun ang pinipili ng investors, 5 to 10 years. Not less than 5 kasi sobrang ikse. Not more than 10 kasi po pag more than 10, malaking chance na po, mali na po kayo kasi hindi mo po kayang hulaan kung ano ang mangyayari after 10 years. Ni buhay mo, hindi mo alam kung buhay ka pa after 10 years. So that is too much. Kaya sinasabi ng mga value investor, just project for the next 5 to 8 years, 5 to 10 years. Bahala ka na, basta mamili ka sa figure niyan. Good balance na daw po yan, yung 5 to 10 years. No? Alright, ayan. So halimbawa po, no, sundan natin si GSMI para medyo hindi tayo theory. Ito yung free cash flow ni GSMI, no? At kung itatranslate natin ito numbers, ito po ang free cash flow niya, no? 1.5 billion, 0.8 billion, 2 billion, 2.2 hanggang nung last year po around 6 billion po. So ranging from 1.5 to 6.3 billion, no? Kung i-average po natin to, this is close to 3 billion, no? Now, hindi ko po in-apply yung understanding ko sa GSMI, no? Example lang naman po, no? Kasi malapit po sa 3 billion ang average po nito. So example lang po, ito po ang aking educated guess kung ano yung projection ko na free cash flow niya for the next 8 years, no? 8 years, no? So sinabi ko, sa 2023, siguro 3 billion. Siguro 3 billion niya, no? 2024, and then 3.5, increasing by 500 million year after year, no? Mas smooth lang po ang ginawa natin kasi yung totoo po niyan, medyo jagged po talaga, medyo up and down po yan, no? Ayan. Pero dito sa ginawa natin smooth, no? Every year, nagtataas siya ng 500 million, no? Okay, so nakakuha po ninyo, 3.5, 4 billion, 4.5, 5 billion, 5.5, 6 billion, no? Ngayon, on purpose, sasadya po, sadya, yung huling-huling taon, ibablanko nyo po muna. Ito po ang tinatawag na terminal value, terminal, no? Yung huling-huling value, terminal. Kasi dito, isasarado mo na yung position mo. Kasi po, iba po ang paglagay ng value doon sa pinakahuling-huli. Marami pong method po ito na ginagamit ng mga value investor. Pero yung pinakamadali po, i-imagine mo na lang po sa huling-huling taon, isasarado mo na yung position mo. Ibig pong sabihin, ibebenta mo na yung buong position mo sa
company na yan para makuha mo yung iyong final cash flow. Ibig pong sabihin, ibebenta mo na yung buong company. At the end of your projection, ibebenta mo na siya. So huhulaan mo, magkano mo kaya siya maibebenta after 8 years? Kasi 8 years po ang ginawa natin dito, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, ako po, ginawa ko lang po, just for an example po, no? Ang educated guess ko po, after 8 years, mabebenta ko siguro yung buong Ginebra San Miguel ng 100 billion. Ito ang educated guess ko. Ayun, ipa-plug in na po natin. So, ganito na po ang magiging projected na free cash flow natin, no? From 3 billion, pataas ng pakonti-konti, hanggang 2029, 6 billion. And then yung terminal value po natin is 100 billion po. Okay, so yan po ang projected na free cash flow po natin. Next, ano po ang gagawin po natin? No? Ito total mo lang po lahat yan. Ito total mo lang po lahat yan. Yan, no? 3 billion hanggang makarating ka ng 100 billion. Ito total mo lang po lahat yan. Yan na po ang intrinsic value ni GSMI kasi yan po ang matatanggap mo sa investment mo kay GSMI. Yan ang lahat ng free cash flow na makukuha po dito. Ito total mo lang po. Pero hindi po ganito ang arithmetic po yan ng pagtotal niya na 3 billion plus 3.5 billion plus 4 billion plus 4.5 hanggang all the way to plus 100 billion. Hindi po ganyan ang mag-total at mag-add po niyan. Yun. Kaya po pumapasok yung discounted cash flow. Hindi lang siya basta cash flow. Kasi ngayon nagkaroon na tayo ng cash flow kasi pinroject na natin lahat ng cash flow. Yun yung cash flow na part. Pero paano yung word na discounted? Kaya nga tinawag na discounted cash flow eh. May discounted, may cash flow. May cash flow, may discounted. Pag-uusapan natin, anong ibig sabihin nung discounted? Ayun, no? So, kasi po, ito po ang dahilan kaya hindi mo pwedeng basta-basta i-add. Meron pong tinatawag na time value of money. Ibig pong sabihin, ang value po ng pera nagbabago through time. Pag dumadaan ng panahon, nagbabago po ang value ng pera. Ang pera po ngayon, today, yung hawak-hawak mong pera, mas mahalaga po yan sa pera mo sa future date. Ibig mong sabihin, kung may 1,000 ka ngayon, mas mahalaga yung 1,000 na yan kaysa sa 1,000 one year from now. Patutunayan ko po sa inyo. Papayag po ba kayo? Uutangan ko kayo ng 1,000. Tigitig 1,000 nyo, uutangan ko yun. Tapos after 1 year, ibabalik ko sa inyo, 1,000 din. Hindi kayo papayag. Hindi kayo papayag. Uutang ko kayo, 1,000. Paantayin ko kayo 1 taon, tapos 1,000 pa rin na ibabalik ko sa inyo. Hindi po kayo papayag. Bakit? Kasi mawawalan po kayo ng opportunity na kumita. Ayun, ang time value of money. Hindi po inflation, yung opportunity to earn money. Kasi pag may pera ka, investor eh, investor oh, so kita, no? Opportunity na sana kumita ka, no? Yun, no? So example po, halimbawa, no? Kaya mong kumita ng 10% every year. So may 1,000, humiram ako sa'yo ng 1,000. So for 1 year from now, dapat ang isosoli ko sa'yo, 1,100 pesos. May tubo na 10% or 100 pesos. Maliwanag po ba? Yun po, ibig sabihin po may conversion. Yung 1,000 ngayon, next year po 1,100 pesos ang equivalent po noon. Okay? Oh, para hindi po magulo, wag na po 1,000, piso na lang po pag-usapan natin, piso. Ito may piso po ako dito. At ngayon, year 0 today may piso ka, no? Nag-grow ng 10%. So next year 1.1 na ang equivalent ng piso mo ngayon, no? 1 peso and 10 centavos. And then after 1 year, kikita na naman ito ng 10%, no? So on the second year, kung mag-aantay ka ng 2 taon, ang piso ngayon, 2 years from now, 1.21 ang equivalent po niyan. And kung 3 years naman ang aantayin mo, ang piso mo, 1.33 ang equivalent po niyan. Yun po ang ibig sabihin po noon. And on year 7, 1.95 po ang piso mo. After 7 years, 1.95 na po ang halaga ng piso ninyo ngayon. Ganun po mag-convert. May conversion, no? Ayun, maliwanag po ba? Yun lang naman po ang simpleng explanation po nito, no? Ngayon, ganito po ang gagawin po ninyo, no? O, di ba may projection tayo ng cash flow? Cash flow dito sa taas, no? Ito yung cash flow na pinroject natin kanina from 3 billion, 3.5, 4 billion, hanggang magka 100 billion.
Ngayon, ilalapat po ninyo, i-1:1 po ninyo, no? Yung conversion ng pera. So today, 2023 po ngayon, piso is to piso. Piso is to piso kasi wala ka namang aantayin na panahon. This year po yun, no? Piso lang po ito. Next year po, ang halaga ng piso ay 1.10 na. After 2 years, ang halaga ng piso 1.21 na. Ilalapat mo lang. Ilalapat mo ng ganun. Ilalapat mo na. O, magkakatapat na po sila. Tapos na silang magkakatapat. Ang gagawin mo naman po, i-divide mo na sila. Yung 3 billion, i-divide mo ng 1, 3 billion pa rin. O, ganun lang. 3.5 billion, i-divide mo ng 1.1, 3.18 billion na lang. Ayun. 4 billion, katapat niya 1.21, i-divide mo. So, yung 4 billion mo, pag di-divide mo ng 1.21, magiging 3.31 billion. Ito na po yung discounted cash flow, yung nasa ilalim. Kasi na-convert mo na. Yung pera sa future, papunta sa pera ngayon, kinonversion mo lang. Kinonversion. Binaliktad lang natin kasi kanina multiplication eh. Eh ngayon, gusto mo malaman yung pera today. Kasi kung gusto mo malaman, pera today, magkano sa future, i-multiply mo. Kung gusto mo naman, sa future, i-convert mo sa pera today, anong kabaliktaran ng multiplication? Division po. Kaya dinivide po natin. So ito na po yung discounted cash flow. Yung nasa ilalim po na ito. Yan na po yun. 3 billion, 3.18, 331, 338, hanggang 51 billion po. Ito na yung i-add po natin. Ito total mo pong lahat po yan. Ito total mo lahat po yan. Pag total mo, yun na po ang intrinsic value ng stock po natin. Maliwanag po ba? Ayun na po, ganun lang po kasimple po ang intrinsic value calculation, no? So, ang market cap po ni Ginebra ay today po, no, 48 billion. Ang na-calculate po natin ay 74 billion. So, undervalued po si Ginebra San Miguel. Pero po kasi, hindi ko po sineryoso ang pag-project ko po dito, no? Nagbigay lang po ako ng example po sa inyo. Hinulaan ko lang po ito. Pero sa totoong buhay, kailangan po mas matinding ano po, research ang gagawin po ninyo sa pagpo-project po ninyo, no? So, this is why ito pong discounted cash flow is part science and part art. Science and art. Bakit po? Kasi yung math, no? Nung nag-calculate tayo, nag-divide-divide tayong ganun, nag-divide-divide, tapos nag-sum-sum tayong ganun, it will give an exact figure. Science po yun. Totoo po yun, no? Okay. Pero yung pang-project mo, pang-hula mo, nung free cash flow mo on every year, art form po yun. Wala pong exact way ng pag-predict po noon. Kaya po sinasabi rin po nila Warren Buffett po, no? Na kung dalawang tao ang mag-estimate ng same company, magkaiba po ang makukuha po nating value kasi magkakaiba po tayo ng opinion. Magkakaiba po tayo ng opinion kung ano ang free cash flow na ibibigay niya sa future. Kasi may growth po yan eh. Ako, in-assume ko every year 500 million na 500 million ang idadagdag. Pero baka ikaw, hindi yun ang nakikita mo. Baka nakikita mo taon-taon, 1 billion. 1 billion ang itataas ng free cash flow niya every year. Kasi opinion mo yun eh. Tapos mamaya, may isang tao, hindi ganun ang pagkakaintindi niya sa Ginebra San Miguel. Ang naiisip niya, ay hindi, ang daming competition yan. Maliit lang. Maliit lang ang free cash flow niya, no? Dahan-dahan lang yan. Masyado kayo mabilis. Konti-konti lang yan. So ganun, magkakaiba po talaga tayo ng pag-project. Magkakaiba. Depende sa pang-unawa natin. Depende sa conviction natin at pakiramdam natin doon sa company. Kaya nga po, iniintindi natin yung negosyo. Pinag-aaralan natin yung negosyo para po mas maging intelligent, mas maging sa tingin natin, mas accurate ang ating pag-predict. Pero at the end of the day, it's still prediction po. Kaya po lagi po sinasabi ni Warren Buffett, stick to simple businesses. Kasi mas simple yung business, mas madali ka makakapag-project po nito. Hindi po katulad kapag nag-discounted cash flow ka tapos technology stock. Minsan dalawang taon lang, patay na yung company. Minsan dalawang taon, lipad na lipad siya. At on the third year, patay na yung company. Mahirap i-predict. Mahirap i-predict. Pero pag simple yung business kasi, mas madali ka mag-predict ng cash flows po niya sa future po. No, maliwanag po ba? Maliwanag po, no? So, in this example, no, yun nga, sinasabi ko, medyo conservative ang ginawa ko po dito. Pero ako, I feel na sobrang undervalued ni Ginebra San Miguel. Baka hindi lang po 74 billion yan, baka 100 billion or more pa po ang totoong value po niya, no? Alright. So now, ang gusto ko po sabihin po sa inyo, in addition to this, na naturo ko na po sa inyo ang discounted cash flow sa pag-value ng intrinsic value, marami pong limitation ang discounted cash flow model. No?
Kasi po, marami pong companies, hindi po applicable po ito. Marami po kayo makikitang companies, hindi po talaga applicable ang discounted cash flow model. Although ito po ang pinakasikat po talaga na sinusundan ng maraming value investor, marami po talaga ang hindi po ganyan. Bibigyan ko po kayo ng example po, si Amazon po. Kilalang kilala nyo na po si Amazon. Diyan po bumibili ng lahat ng gamit ang mga Amerikano. Alam ko 50% ng online sales yata no, sa Amerika, sa Amazon po, lahat pumapasok. Ngayon, ang Amazon po, ganito po sila. Ang ginagawa po nila, kapag wala po silang plan na mag-expand, wala silang warehouse na ipapatayo, wala silang mga gustong project na gawin o umpisahan, ang gagawin po nila, ibababa po nila ang tubo nila sa kanilang website. Halimbawa, from $31 ang isang libro, gagawin nilang $30 para mabawasan ang kanilang cash flow. Ngayon, kung kailangan po nila mag-expand na mag-expand, tataasan nila ng konti ang tubo nila. Yung $31, gagawin nilang $32, $33 para tumaas ang kanilang operating cash flow para may magamit silang pera for sa capex po nila. So, ibig pong sabihin, tinutweak po nila ang kanilang operating cash flow para maging katulad lang po siya ng capex. Kaya po in the end, wala po natitirang free cash flow sa Amazon, or kung meron man natitirang free cash flow, ang liit-liit po ng free cash flow ni Amazon. Ganun po, no? And marami po talagang company na wala po silang free cash flow, negative ang free cash flow po na, does it mean na wala po silang value? Of course not, hindi naman po talaga, no? Alright, no? So, katulad nga ni Amazon, no? O ganyan, wala siyang free cash flow nga, o maliit ang free cash flow niya. Pero grow po ito. Grabe po ang sales po nito, ang taas-taas ng sales po nito. And then yung warehouse nila, padami ng padami. Tapos yung bansa na sinasakop nila, palawak ng palawak. Every year, lumalawak po. Ibig po ba sabihin, walang value si Amazon? Siyempre, hindi po, no? Hindi po. So, ang sinasabi po ni Charlie Munger, na dito ko po gusto mag-end po talaga. Kasi po, sinasabi po talaga ni Charlie Munger, panoorin nyo po, isusubukan kong hanapin, ililink ko po sa video sa baba, sinabi po ni Charlie Munger, wala pong formula na makakakompute ka ng intrinsic value, wala po talagang formula po ito. No? Ang sinasabi po niya, how he values po companies is a combination of the many attributes of a company, at yun ang makakapagsabi sa'yo kung mura ang company, kung cheap ba ang isang company, no? Both qualitative and quantitative qualities ng company, no? Ayan. Pero wala naman pong pipigil po sa atin na discounted cash flow ang gamitin po natin. Wala pong masama. Kung yun po talaga ang ating magiging pamantayan, wala pong problema. Maganda rin po ng pamantayan po niyan. At kung ito talagang gagamitin po ninyo, talagang makakapag-invest ka lang sa stocks na sobrang-sobrang safe ang iyong investment. Kaya lang po, baka po wala po kayong makita na papasa sa inyong criteria or konting-konti lang po. Kasi nga po, yun po talaga ang nature at limitations po ng model po na to, no? But this is a very safe and sound way of valuing an investment or stock, no? Ayan, no? So, kung gusto niyo po pong malaman, no? Detailed na explanation ng discounted cash flow, panoorin niyo po yung video na to. Ililink ko po sa taas, no? Yung link po nito, no? Alright. So, Kuya John, ano bang ginagamit mo po pag nag-value ka ng stock? Actually po, hindi po ako nagka-calculate talaga ng intrinsic value. Kaya po dito sa channel, tinigilan ko na rin po, no? Na mag-calculate ng intrinsic value. Tapos mag-a-apply ako ng 30% discount, then get buy below price. Kasi po, ako po personally po, naniniwala talaga ako kay Charlie Munger na wala po talagang formula. Ang sinasabi ni Charlie Munger, ang mga formula daw na tinuturo na yan, galing daw po sa mga business school daw yan, at hindi daw po gumagana po talaga yan. Ewan ko po, ano po bang opinion po dito, no? Ako po kasi, ang naniniwala po ko, wala namang right or wrong. Depende na po kung anong conviction po ninyo. Pero ako po, nagli-lean po talaga ako towards Charlie Munger's approach po, no? And kung ano yung ginagawa ko, this is a topic for another video na magiging follow-up po natin dito. Alright, disclaimer po, lahat po ito, opinion ko lang po, no? Sariling akin lang po ito, no? Wala pong problema kung magkakaiba po tayo ng paniniwala, na we respect each other po and we learn from each other, and goods na goods po yan, no? Pero kanya-kanyang pera po natin, kanya-kanyang paniniwala po ito, no? Kung saan po tayo
masaya at nakakatulog ng mahimbing. Disclaimer lang po, no? Do your own research before you do or make any investment or financial decision. Salamat po lagi sa support po ninyo, no? God bless po. Happy investing. Bye-bye.